Habang lumilipas ang araw at buwan, nakikita ni Shanna kung gaano kagusto ni Rice na magkaroon ng anak, ay mas lalo lang siyang nasasaktan. Sa tuwing nakikita niya ang kinang sa mga mata nito pag may batang nakikita at nakakausap, naninikip ang dibdib niya. At sa tuwing kinukwento nito sa kanyang mga nais itong gawin kapag nagkaanak na sila, ay nadudurog siya dahil alam ni Shanna na hindi niya maibibigay ang gusto nito. Maaari lang nitong magawa ang lahat ng gustong gawin niya, kung iba ang magiging kasama nito habang buhay. Isang babae na kayang bigyan ng anak si Rice. At nang dahil sa realization na yon, nabuo ang isang mahirap na pasya sa kanyang isipan. Isang pasya na ikakasakit nilang pareho. Pero batid niyang para rin sa ikabubuti iyon ni Rice. Rice desires a child and an heir, which she cannot provide. So, she's choosing to let him go. At hayaan ito na makahanap ng isang babaeng makakabuo ng kulang sa buhay nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kailangan mo ng tagapagmana, Rice. Napabuntong hininga si Rice Juarez sa sinabi ng kanyang ina. Sinubukan naman po namin ni Shanna, ma'am. Sadyang wala po talaga. Malungkot ang timbre ng kanyang boses. Mahigit 5 taon na silang kasal ng kanyang asawang si Shanna Gomez, ngunit magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nabibigyan ng anak. Ilang beses na silang sumubok, ngunit wala talaga. Si Rice Juarez ay ang panganay na anak ng Spanish billionaires na sina Jacques Juarez at Amanda Claremont Juarez. Kasalukuyan ay napapabilang din si Rice sa isa sa mga pinakabatang naging bilyonaryo sa buong mundo. Siya rin ngayon ang presidente ng Juarez Manufacturers, isang malaking kumpanya na nagpo-produce ng mga mamahaling uri ng alak at nagmamay-ari rin siya ng malalaking malls at hotels. Kaya ay madalas na hinihiling sa kanya ng kanyang ina na magkaroon na sila ng anak ng kanyang asawa para meron raw siyang magiging tagapagmana. Ang kaso, kahit anong gawin nila ay hindi sila magkaanak. Eh bakit hindi na lang kayo mag-adopt? Suhestyon pa ng kanyang ina. Napag-isipan ko na rin ang tungkol sa bagay na yan. Kaso ayoko po sa ideya na yan. Hindi naman po sa ayoko na bumuhay ng ibang tao. Ang totoo at wala naman pong problema sa akin yon, pero pag sinabi ko po kay Shanna ang tungkol dyan, ay masasaktan naman siya. Ayoko pong masaktan siya lalo. Lalo na po nitong mga nagdaang araw ay sobrang malungkot po siya sa mga naging resulta ng pagsubok namin na magkaanak. Hindi man ipagtapat sa kanya ni Shanna ang totoong nararamdaman nito, pero batid ni Rice na nalulungkot ito dahil hindi pa sila nagkakaanak. Lalo na ang iba sa mga kaibigan nito na mas una pa silang ikasal ay meron ng mga anak. Kapag sinabi niya na mag-ampo na lang sila, baka isipin ng kanyang asawa na sumusuko na siyang sumubok. Ayaw niyang masaktan ng damdamin nito. Halos araw-araw silang bumibisita ni Shanna sa Parish Church of San Pascual Bailon sa Obando, Bulacan. At doon sila humihiling na biyayaan sila ng kahit isang anak. Sumasali rin silang mag-asawa sa mga ritual na sayaw para sa blessing na anak. Kasalukuyan nga ay nasa loob sila ng Obando Church. Nakaluhod si Shanna at taimtim na nagdarasal. Habang siya naman ay nakaluhod din sa tabi nito at tinitingnan nito. Hindi niya man narinig ay patid niya kung anong pinagdarasal nito ngayon. At masikip ang dibdib niya habang nakatingin sa kanyang asawa na lumuluha habang nakapikit ang mga mata. Magtitiwala lamang kayo sa poong may kapal at huwag susuko. Batid ko na balang araw ay bibiyayaan niya rin kayo ng isang supling na siyang magbubuklod sa inyong dalawa at magbibigay sa inyo ng walang humpay na kaligayahan. Nakangiting sabi sa kanila ng matandang tagapangalaga sa simbahan. Maraming salamat po, sir. Magalang na may ngiti sa labi niya, sabi. Walang anuman, ipagdarasal ko rin na bigyan kayo ng matatag na kalooban upang hindi kayo panghinaan ng loob sa inyong hiling na magkaroon ng isang anak.
Madalas ko kayong makitang mag-asawa dito. Alam ko kung gaano nyo nakagusto na magkaroon ng anak. At batid ko rin na magiging isa kayong mabuting mga magulang. May mga bagay talaga sa mundo na hindi agad binibigay sa atin ng Diyos, kahit pa iyon ang nakatadhana para sa atin. May mga araw pa nga na nawawalan tayo ng pag-asa dahil pakiramdam natin ay hindi siya nakikinig sa ating mga dalangin. Ngunit tatandaan ninyong dalawa, nariyan lang siya at nakikinig sa inyo. Kung ano man ang inyong hinihiling, basta yun ay para talaga sa inyo ay ibibigay niya. Gaano mang katagal ang kailangan niyong hintayin. Ilang dilubyo man ang magdaan. Mahahanap at mahahanap ng nakatadhana para sa inyo ang daan, papunta sa inyong dalawa. Pinagbasta ni Rice ang paguhit ng matamis na ngiti sa labi ng kanyang asawa habang nakikinig sila sa sinabi ng matanda. Ang makita na nakangiti ng ganito ang mahal niyang asawa ay sapat na para mabuo ang isang taon niya. Maraming salamat po sa inyo, Tay. Tatandaan po namin mag-asawang sinabi niyong yan. May ngiti pa rin sa labi na saan ni Shana. At tulad nga ng sinabi ng matanda, ay hindi nga sila tumigil sa pagsubok at pagdarasal. Hindi nawala ng pag-asa si Rice dahil may tiwala siya na darating ang araw at matutupad din ang kanilang mga hiling at mapapakinggan ang kanilang dalangin. Subalit hindi tulad niya, unti-unti nang nawawala ng tiwala si Shana. Kasalukuyang nakaupo si Shana sa harap ng kanyang doktor. Pumunta siya dito na hindi nagpapaalam sa kanyang asawa dahil gusto niyang malaman kung ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi siya nakakapagdalang tao. Base sa lumalabas na resulta ng ginawa nating test, isa sa posibleng dahilan kung bakit hirap kang mabuntis ay dahil sa abdominal trauma. Ang abdominal trauma ay maaaring mag-disrupt ng proper functioning ng uterus, fallopian tubes or ovaries na mahalaga sa fertility. At ang dahil sa mga nangyaring aksidente sa inyo noon ay naapektuhan ng internal organs mo, kabilang na ang iyong ovaries. Natigilan naman si Shana sa kanyang narinig. Kung ganon, ay dahil pala sa nangyaring aksidente sa kanilang mag-asawa, 3 taon nang nakararaan ang dahilan kung bakit hindi sila magkaanak. Ang aksidente na siya rin ang may kasalanan. May posible po bang solusyon dito? May posibilidad pa rin po ba na mabuntis pa rin po ako? Tanong niya. Yes, may mga cases naman na nabubuntis pa ang mga patients na may abdominal problem because of the accidents. Pero hindi ko masasabi na maaaring isa ka sa mga maging maswerteng patients na yon. Sinabi pa sa kanya ng doktor mga bagay na maaari niyang gawin para mabuntis. Pero halos wala nang pumapasok sa isipan ni Shana. Maliit lang pala ang tsansa na mabuntis siya. At nasasaktan siya dahil gustong-gusto niya na magkaroon ng anak. At batid niya rin kung gaanong kagusto ni Rice na magkaroon ng sariling anak, ngunit hindi niya iyon maibigay. At sa totoo lang ay sinisisi rin siya ng sarili kung bakit hindi sila magkaanak. Lalo pa noong sabihin ng doktor na dahil iyon sa abdominal problem na dahil sa nangyari na aksidente sa kanilang mag-asawa. 3 taon nang nakararaan ay nasungkot sila sa isang malagim na aksidente. Baguhan pa lamang noon si Shana sa pagmamaneho at inaya niya ang asawang si Rice na sumama sa kanya dahil gusto niyang ipagmalaki ang mabilis niyang pagkatuto sa pagmamaneho. Siya ang nag-drive ng sasakyan noon, ngunit noong biglang may nag-overtake na truck sa kanilang harapan, ay hindi niya ito nagawang iwasan agad. Napuruhan siya at ilang linggo na hindi nagising. Samantala, sa kabutihang palad ay galas lamang ang natamo ni Rice. Ang cute naman ng baby na yun, oh. Tinignan din siya nang itinuro ni Rice at nakita ang isang cute at matabang batang lalaki na kumakain ng cotton candy. Nakita niya pa kung paano ang kuminang sa tuwang mga mata ni Rice nang lumapit sa kanila ang batang lalaki para magtanong. Sir, may pink po ba na cotton candy? Tanong ng inosenteng bata kay Rice. Nag-crouch down si Rice sa harapan ng bata para magka-level ang kanilang height. Oo naman. Bakit? Gusto mo ba nun? Opo. Pero sabi po nung lalaking nagtitinda, eh wala raw po silang pink na cotton candy. Siguro ay naubusan na sila. Bakit hindi mo ba gusto ang color blue na cotton candy mo ngayon? Gusto rin po. Pero mas gusto ko po ang pink. Pink is beautiful po kasi. Habang lumilipas ang araw at buwan at nakikita ni Shana kung gaanong kagusto ni Rice na magkaroon ng anak, ay mas lalo lang siyang nasasaktan.
Sa tuwing nakikita niya ang kinang sa mga mata nito pag may batang nakikita at nakakausap, naninikip ang dibdib niya. At sa tuwing kinukwento nito sa kanya ang mga nais itong gawin kapag nagkaanak na sila, ay nadudurog siya. Dahil alam na siya na hindi niya maibibigay ang gusto nito. Maari lang nitong magawa ang lahat ng gustong gawin. Kung iba, ang magiging kasama nito habang buhay. Isang babae na kaya nitong bigyan ng anak sa Rice. At nang dahil sa realization na yon, nabuo ang isang mahirap na pasya sa kanyang isipan. Isang pasya na ikakasakit nilang pareho. Pero batid niyang para rin sa ikabubuti ito ni Rice. Rice desires a child and an heir, which she cannot provide. So, she's choosing to let him go. At hayaan nito na makahanap ng isang babae na makakapagbuo ng kulang sa buhay nito. Anong ibig sabihin nito, Shana? Malabig ang mga matang tiningnan siya ni Rice. It's a divorce paper. Read and sign it. Maging ang tono ng boses niya ay malamig at tila na wala na ng emosyon. At bakit tayo magda-divorce? Gulong-gulo pa rin si Rice. I fell out of love. Hindi na kita mahal at hindi na ako masaya sa'yo. The reason I've been unhappy these days was not because of hindi tayo magkaanak. I've been unhappy because I am no longer happy with you. Kahit nahihirapan ay nagawa niya itong sabihin ng diretso. Napuno naman ng lungkot at sakit ang kanina lamang napuno ng galak na mukha nito. Ano bang problema? May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Tell me the reason behind this so we can talk about it. Ayusin natin to, Shana. Huwag namang ganito. Nagsusumamo pa na sabi nito. Hindi ikaw ang problema, Rice. It's me. I fell out of love. Nahihirapan na sabi niya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta isang araw pagising ko, wala nang pagmamahal ko sa'yo. Hindi na ako masaya sa'yo. Inabot ni Rice ang kanyang mga kamay, nangingilid ang luha sa mga mata nito. Please, baby, huwag naman ganito. Ayusin pa natin to. Kung hindi mo na ako mahal, then give me time. Gagawin ko ang lahat. Bumalik lang na wala mong pagmamahal sa akin. Kung hindi ka na masaya sa akin, then I'm also willing to do everything just to make you happy. Just please, baby, huwag naman ganito. Nasasaktan siya na makita ng ganito si Rice. Ngayon niya lamang makitang puno ng sakit ang mukha nito, pero buo na ang desisyon niya. Para mabuo ang kulang sa buhay nito, kailangan niya itong iwan at hayaan nitong bumuo ng pamilya kasama ang ibang babae. At mas lalo pang nadurog ang kanyang puso nang lumuhod sa kanyang harapan si Rice at nagmakaawa. Please, baby, ayusin natin to. I already made up my mind. I want to end things between us. Huminga siya ng malalim at mariing na palunok para pigilan ang pagtulo ng kanyang luha na kanina pa niyang pinipigilan. Just set me free and sign the contract. No! Umiling pa si Rice habang patuloy na namamalisbis ang luha sa mga mata. Hindi ko yun pipirmahan. Hindi tayo maghihiwalay. Inagaw niya ang kamay na hawak nito. Ayoko na, Rice. Sana maintindihan mo na ayoko na. Hindi alam ni Rice kung anong mali ang nagawa niya para hiwalayan siya ni Shana ng ganun-ganun lang. Wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin si Shana at iparamdam dito kung gaano itong kahalaga sa kanya. Kahit kailan na hindi siya gumagawa ng kahit anong maaaring ikasakit nito. He did everything to make her happy, ngunit hindi pa rin pala sapat ang pagmamahal niya na iyon para mapanatili ito sa kanyang tabi. Buong akala niya ay masaya sila, na masaya pa sa kanya si Shana, kahit silang dalawa pa lang sa buhay. Hindi niya napansin na unti-unti na palang nawawala ang pagmamahal nito sa kanya. Hindi niya napansin na hindi na pala ito masaya sa kanya. Pero hindi tumigil si Rice. Araw-araw siyang pumupunta sa bagong condo unit ni Shana para magmakaawa na huwag siya nitong iiwan. Ginawa niya ang lahat ng paraan para mapanatili ito. Lumuhod at nagsusumamo sa harapan nito. Ngunit buo pa rin ang desisyon nito na iwanan siya.
Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito ngunit inalayo iyon na Shanna. Shanna, please. Let's talk. Umalis ka na, Rice. Marahas at malamig na sabi nito sa kanya. Wala na talaga ang dating pagmamahal nito sa kanya. Malamig na ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya na dati ay puno ng pagmamahal. I don't need you anymore. Ilang ulit ka bang kailangan sabihin sa'yo na hindi na kita mahal at gusto ko nang tapusin ang relasyon natin? Layuan mo na ako. Pakiramdam ni Rice ay sinaksak ang puso niya ng libu-libong karayom dahil sa mga kataga na binitawan nito. Nakatingin siya sa mga mata ni Shanna at kung dati ay puno ng pagmamahal at paghanga ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya, ngayon ay wala na iyong kahit anong emosyon and it shatters his heart piece by piece. Wala siyang pakialam kung may mga tao man na nakatingin sa kanila ngayon habang nagmamakaawa siya sa harapan ng babaeng mahal niya. Yes, he's the king of Juarez Manufacturing, panganay na anak ng pang-apat sa pinakamayamang pamilya sa mundo. He's powerful, but he's willing to grovel in front of the woman he loves. Nakahanda siyang magpakababa para sa babaeng mahal niya. Nakahanda siya na magsumamo, wag lamang itong mawala sa kanya. Please, Shanna, don't do this. Puno ng emosyon na sabi niya at hinawakan ang mukha nito. Don't do this to me, please. Marahas na umiling ito. Umalis ka na, Rice. Buo na ang desisyon ko. Matigas na sabi pa nito. No, hindi ako aalis. His voice was broken and shaky. Shanna, I'm willing to do everything. Just don't ask me to leave you. Please, I'm begging you. Umiling ito at inilayo ang mukha sa palad niya. Umalis ka na, Rice. No. Umalis ka na. Parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Galit na sigaw nito. Hindi kita kailangan. Umalis ka na. Please. Nabasag ang boses nito. Umalis ka na. Baby. Ano bang kailangan kong gawin para lubayan mo na ako? I don't love you anymore. Wala nang pagmamahal ko sa'yo. Hindi na ako masaya sa'yo. I want you to leave me alone. If you truly love me, then let me be happy without you. Tumulo ang mga luha sa mga mata nito. At kahit anong gawin niyang pagmamakaawa dito, nanatiling matigas ang puso ni Shanna. Tinalikuran pa rin siya nito at sinarang pintuan sa harapan niya. Anong problema, kuya? Nagtataka na tanong sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na si Midnight Juarez na makita siyang naglalasing sa loob ng bar nito. Tiningala niya ito. Puno ng sakit at lungkot ang kanyang mga mata. Little brother, what should I do? Nagtataka pa rin na naupo ito sa harapan niya. Eh ano bang nangyari, kuya? Ngayon ka na nga lang bumisita dito, ganyan pang itsura mo. What's wrong? Nag-away ba kayo ni Shanna? She's asking for a divorce. Ano? Si Shanna? Bakit? Anong nangyari? I don't know exactly. She just said that she fell out of love. At hindi na siya masaya sa akin kaya gusto niya na maghiwalay na kami. Nagbuntong hininga naman si Midnight. Baka naman may nagawa ka lang na hindi niya nagustuhan kaya niya nasabi yon. Sinubukan mo na ba siyang kausapin? Yeah, and she still wants us to divorce. Inabot niya ang baso na may lamang alak at nilagok niya ang laman nito. Kilala ko si Shanna, kuya. At alam naming lahat kung gaano kanyang kamahal. Wala siyang ibang hiling kundi ang kaligayahan mo. And I know how much you love her too. Alam ko na malabong lokohin mo siya. Batid ko na meron pa siyang mas malalim na dahilan sa desisyon niya yun. Try to talk to her again about it. Baka maayos niyo pa. At ginawa niya ang sinabi ng kapatid. Lahat ay ginawa niya para makapag-usap sila ng masinsina ni Shanna. Sinubukan niya. Pero kahit anong gawin niya, pinagtulakan pa rin siya nito palayo
At sa bawat pagtulak nito sa kanya palayo, pakiramdam din ni Rice, wala na talaga ang kahit katiting na pagmamahal si Shana para sa kanya. Mahal na mahal kita, Shana. I love you so much that I'm willing to give you everything. Ngunit hindi pa rin pala sapat ang pagmamahal kong yun para mapanatili kita sa tabi ko. Parang dinurog sa maliit na peraso ang puso ni Shana habang nakikinig sa sinabi ni Rice na ngayon ay nasa kanyang harapan at muli nagsusumamo sa kanya. Kanina alauna ng madaling araw nang bigla na lang itong dumating sa kondo niya. Lasing na lasing. Kinulong nito ang kanyang mukha sa mainit nitong palad at puno ng emosyon ng mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Mahal na mahal kita, Shana. Mahal na mahal. Na lahat ay gagawin ko para sa'yo. Hindi pa rin ba sapat ang pagmamahal ko na yun para manatili ka sa akin? Rice. Nahihirapan na sabi niya sa pangalan nito. Mabuti pa umuwi ka na. Nabigla si Shana at hindi agad nagawang makapag-react nang bigla nitong pagdikitin ang kanilang mga labi. Noong una ay hindi siya tumugon sa halik. Ngunit kalaunan ay sinabayan niya rin ang mga galaw ng labi nito. Dahil subukan niya man na itangge, ay hindi naman maitatago na miss niya na ito. She missed the taste of his lips. She missed the warmth of his embrace. Kung kaya nung gabing yon, ay hinayaan niya ang sarili na sundin kung ano ang gusto ng kanyang puso. Hinayaan niya na punan ito ang kulang sa kanya. For the last time, hinayaan niya na ang kinensya nitong muli. Nag-isa ang kanilang mga katawan. At sa maikling oras, ay nabuo ang kulang sa kanilang mga puso. Kinaumagahan ay maagang gumising si Shana. Mahimbing pang tulog ni Rice sa kanyang tabi. Hindi na siya naligo o sa labis sa pagmamadali niya dahil baka magising si Rice at nag-asikaso na kaagad siya. Inabot niya ang ilang maliit na hibla ng buhok sa noon nito at inalis iyon. Napakagwapo nito. At kahit sa pagtulog, ganun pa man, kahit natutulog ay magkasalubong ang kilay nito na para bang maging sa pagtulog ay may iniisip. Mahirap man para kay Shana ang desisyon na ito, ngunit ito lamang ang naiisip niyang paraan. Gusto ni Rice sa mag-aanak. Kailangan nito ng tagapagmana at hindi niya iyon maibibigay. Paalam. Mahal ko. Nahihirapan niyang sabit. At sa huling pagkakataon, hinaggan niya ang noon ito bago tumayo. Kinuha ang kanyang maleta na noong isang gabi pa nakahanda at walang paalam na umalis siya sa bansa. Iniwang mag-isa si Rice na walang kamalay-malay. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Shana? Hindi na ba magbabagong isip mo? Tanong sa kanya ni Snow ang kanyang matalik na kaibigan. Habang magkatabi silang makaupo sa eroplano na ang lipad ay patungo sa New York kung saan siya pansamantalang mananatili para magtago kay Rice. Nasa airport pa lamang sila ayon na ang paulit-ulit na tinatanong sa kanya ni Snow na paulit-ulit niya namang sinasagot ng parehong kasagutan. Yes, sigurado na ako. Buong pa siya na sagot niya bago ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Nakatitig lamang siya doon kahit pa ang tanging niya nakikita ay ang puting ulap. Habang nakatingin sa puting alapaap, ay maihahalin tulad niya ito sa kanyang buhay ngayon. It was plain and dull. The vibrancy it once held vanished with the absence of the one who brought color to her world. Sa kabilang banda, ay halos magwala naman si Rice dahil hindi niya mahanap kung nasaan ang kanyang asawa. Nagtalaga na siya ng mga taong maghahanap dito, ngunit wala pa rin siyang update na natanggap. Dagdagan pa ng sakit ng kanyang ulo dahil sa dami ng nainom niya kagabi. Nang magising siya kaninang umaga at makitang wala na sa kondo si Shana, maging ang mga gamit nito ay labis siyang natakot. Sa isip niya ay sana mali lang ang kanyang hinala na iniwan na siya nito. Sir, ayon po sa aming nakalap na impormasyon na around 7 in the morning po nang dumating si Ma'am Shana sa airport at sumakay ito ng eroplano patungo sa New York. Pakiramdam ni Rice ay binuhusan siya ng nagiyelong balde ng tubig dahil sa sinabi ng mga ito. Umalis si Shana ng bansa. Tuluyan na siyang iniwan ito. Hindi mo lang ito nagpaalam sa kanya. At buong akala ni Rice ay ayos na sila dahil hinayaan pa ni Shana na may mangyari sa kanilang dalawa kagabi. But it was actually
a goodbye sex. Nakita rin po namin ang liham na to sa kanyang condo unit. Inabot ng lalaki sa kanya ang liham na nag-aalangan na tinanggap naman niya. Naninikip ang dibdib na binuksan niya ang liham at binabasa ang nakasaad doon. Hi, this is Shana. Kung nababasa mo man to ngayon, marahil ay nakaalis na ako ng bansa. Pasensya na kung hindi na ako nagpaalam sa'yo. Gusto ko kasi na sa pag-alis ko ay hindi kita makitang nagmamakaawa sa akin. Because it will make me feel I made the wrong decision by choosing my own happiness. Noong sinabi ko sa'yo na nawala ng pagmamahal ko para sa'yo, seryoso ako dun. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta isang araw pagising ko ay wala ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi na ako masaya sa piling mo. Please, huwag mong isipin na kasalanan mo nangyari sa atin. Hindi ka nagkulang. You love me enough to make me realize that I am not deserving of your love. Thank you for loving me and making me feel special. Thank you for the 10 years of love and happiness. Tandaan mo na wala akong pinagsisisihan sa naging relasyon natin noon. When your love enveloped me, I truly felt like the luckiest woman alive. However, as time passed, I found myself drifting away from you. I felt a growing distance between us. And in that space, I began to understand that perhaps I wasn't the person meant for you. Ipagdarasal ko na sana'y mahanap mong babaeng tunay na magmamahal sa'yo. I wish for you to meet someone who reciprocates your love just as fervently as you love her, and who can also fulfill your desire to have a child. Once again, thank you. At hindi mo na ako kailangang sundin at hanapin. I am happy with my decision. Shana Gomez. Nanlulumo na naglakad si Rice palapit sa kanyang ina na nag-aalala na makita ang kanyang itsura. Anong problema, Rice? Niyakap ni Rice ang ina. At doon ay hinayaan niya na tumulo ang kanyang mga luha. She left me, Mom. Hinagod nito ang kanyang likod. Sino? Si Shana. Iniwan niya na po ako. Lumayo ito sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Ano? Bakit? Ano nangyari? She filed a divorce. At umalis na po siya ng bansa. Nahihirapan ang sagot niya. Bakit? Ano bang pinag-awayan ninyo? Hindi po kami nag-away. She said that she fell out of love at gusto niyang lumayo sa akin. Oh, I'm so sorry to hear that, anak ko. You don't deserve that. I'm so sorry. Naluluha na inabot nito ang kanyang mukha at hinaplos. Pero hindi ko kaya na mawala siya, Mom. I can't live without her. Umiiyak pa rin na sabi niya. A life without her feels like a ship adrift without a guiding compass, lost in an endless sea of uncertainty. Mahigit isang buwan na mula nang umalis si Shana sa Pilipinas. Isang buwan na rin siyang walang paramdam kay Rice. Wala siyang balita sa dating asawa dahil noong umalis siya ng bansa, ay nagpalit na lang siya ng cellphone para hindi na siya makontakt ni Rice. Pakiramdam ni Shana ay wala na rin saysay ang buhay niya magmula nung umalis siya ng bansa. Para bang kalahati ng buhay niya ay naiwan sa Pilipinas. Sobrang nangungulila siya kay Rice pero pinipigilan niya lamang ang sarili na huwag itong kontakin dahil batid niya na mas lalo lamang siyang mahihirapan pag ginawa niya iyon. Binili ko yung paborito mong buffalo wings. Inilapag ni Snow sa harapan niya ang binili nito at binuksan. At nang sandaling buksan ni Snow ang box at maamoy niya ang bawang, ay nakaramdam ng paghilab ng kanyang sikmura. Nagmamadali siyang tumayo at tumakbo papunta sa banyo at doon ay nagduwal. Sinundan naman siya ni Snow. What's wrong? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Snow habang nakaluhod siya sa harap ng bowl at doon ay nagduduwal. Sobrang sakit pa ng tiyan mo? Parang hihimatayin ka ba? Dalhin na ba kita sa hospital? Tatawag na ba ako ng doktor? Patuloy ito sa katatanong. Walang lakas si Shana para sagutin ang mga tanong nito
dahil patuloy lang siya sa pagduwal. Nitong nagdaang araw din, kasabay ng biglang paglakas niyang kumain at pag-iba ng mood niya, nagigising rin siya sa tuwing madaling araw dahil naduduwal siya. Hindi alam na siya na kung anong mali sa katawan niya. Hindi naman siya ganito dati. Nangangamba na siya dahil baka'y may sakit na siya. "It's okay, just let it out." Snow hushed. Inalis ito ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha. Nang pakiramdam ni Shana ay naisukan niya na lahat ng kinain niya kanina, inalalayan niya si Snow papunta sa sink at tinulukan siya nito na magmumog at magmouthwash. Pagkatapos ay inalalayan ulit siya nito palabas ng banyo at pinaupo siya sa sofa. "Maayos na bang pakiramdam mo?" tanong ni Snow. Tango lang ang sagot niya. "She's feeling better, but still doesn't have enough energy." "Anong nangyayari? Bakit bigla ka nagsuka?" Marahan siyang umiling. "Hindi ko alam. Nung maamoy ko yung bawang, bigla na lang akong nakaramdam ng paghilap ng sikmura ko." "Huh? Eh bakit naman? Hindi ba't paborito mo naman yon? Baka naman may nakain ka kanina." "Wala naman. Yogurt lang ang kinain ko buong araw dahil hindi ko gusto kumain ng iba. Nagsusuka ako pag may naaamoy akong bawang." Dahil nga sa pagiging sensitive ng pang-amoy niya ay hindi na rin siya makakain ng maayos dahil nasusukan niya kaagad ito. "Ano ka mo? Nagpa-check up ka na ba?" "Check up? Oo naman yon." Natawa siya. "Nasusuka at hilo lang ako, but I'm fine." Nanatiling seryoso ang mukha nito. "No girl, may iba kong kutob sa nadarama mo ngayon." Bigla siyang nakaramdam ng kaba sa tono ng boses nito. "Huh? Sa tingin mo ba may cancer ako?" "No. Sa tingin ko, buntis ka." Nabigla siya. "Ano?" "Dumaan din ako sa stage na yan. At malakas ang kutob ko na buntis ka nga." Gusto ni Shana na maging masaya sa sinabi ni Snow. Ngunit batid niya na kung aasa siya ay masasaktan lamang siya. Pero alam mo naman na may abdominal problem ako at hindi ako maaaring mabuntis, diba?" Nalulungkot niyang sabi. "Yes, I know. Pero hindi ba sabi ng doktor ay may chance ka pa rin na mabuntis?" "Yes, but..." "Kailan ka pa huling nakipag-sex?" Putol nito sa kanyang sasabihin. "Bago ako umalis ng bansa, may nangyari sa amin ni Rice." Nahihiya niyang sagot. "Then that's like almost 2 months ago?" Kinuha ni Snow ang cellphone mula sa bulsa at may kung anong hinanap. Ayon dito ay ang mga pregnant women daw nararanasan ng symptoms ng pregnancy around their 4th to 7th week of pregnancy. So kung tama nga hinala ko na buntis ka, maaaring 7 weeks pregnant ka na ngayon. Hindi pa na siya naniniwala sa sinasabi ni Snow. Ilang beses na siyang nabigo at ayaw niya na mas lalong masaktan ang sarili niya. "Kailangan natin magpa-check para masiguro natin kung buntis ka nga." At tulad nga ng sinabi ni Snow, sinamahan siya nito ng araw din yon na magpa-check up. "Congratulations, Mrs. Juarez! You're 7 weeks pregnant." Nakangiti na sabi sa kanya ng babaeng doktor na siyang tumingin sa lagay niya kanina. Napakurap-kurap naman si Shana. Hindi pa nagsisink in sa kanya ang sinabi ng doktora. "She's what?" Baka nagkamali lang siya narinig. Samantalang nataop naman ni Snow ang bibig dahil sa magkahalong gulat at saya. "What? You're pregnant?" Pag-uulit pa ng doktor. "At this early stage, the fetus is just beginning to develop, so we can't assess its health yet." "But how is that possible, Doc?" "Oh yes, I've checked your medical history, and it shows a prior abdominal trauma issue, which could have impacted your ability to conceive. However, in rare cases such as occurrences can simulate hormonal changes that paradoxically enhance fertility, potentially leading to conception, despite initial concerns." Hindi pa rin makapaniwala si Shana sa kanyang nalaman.
Oo nga at labis ang saya niya dahil sa wakas ay magkakaanak pa rin siya. Pakiramdam niya ngayon ay panaginip lamang ang lahat ng ito. Hindi siya makapaniwala na magiging isang ina na siya. Hanggang sa makabalik siya sa penthouse ay malalim pa rin ang kanyang iniisip at natutulala pa rin siya. Ayos ka lang ba, Shana? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Snow. Tiningnan niya ito at bahagyang tinanguan. Bakit parang down na down ka? Hindi ka ba masaya na magiging nanay ka na? Siyempre masaya ako. Kitagal kong pinagdasal to. Sa wakas ay natupad din ang dalangin ko. Sagot niya pa at hinawakan ang kanyang tiyan. Hindi pa rin ako makapaniwala na magiging isang ina na ako. Buong akala ko noon ay hanggang pangarap ko lang pagiging ina. Napangiti naman si Shana. Mabait kang tao at alam ng Diyos na magiging isa kang mabuting ina, kaya pinakinggan niyang dalangin mo. This is a blessing. Sobrang masaya ako para sa'yo, Shana. Siguro ako nandito lang si Rice. Sobrang masaya rin siguro siya na malaman na buntis ako. Nanikip ang dibdib niya sa inisip niyang yon. Na-imagine niya kung ano ang magiging reaksyon ni Rice pag sinabi niya dito na buntis siya. Ang magiging kinang sa mga mata nito, ang ngiti. Nai-imagine niya na sobrang magiging masaya ito dahil matagal na nilang pinangarap na magkaroon ng anak. Hindi pa naman huli ang lahat para sa inyo ni Rice. Hindi niya pa pinipirmahan ang divorce paper. At alam ko rin na hanggang ngayon ay hinihintay niya pang pagbabalik mo. Dahil mahal na mahal ka pa niya. Walang humpay kayang pagtawag niya sa amin ng asawa ko. Inaalam kung alam ba namin kung nasan ka o kung kamusta ka na. Mahal ka pa niya at maaayos niyo pa to. Lalo pa ngayon na magkakaanak na kayo. Pampagaan ito sa loob niya. At higit na mas lalo lamang siyang nasaktan dahil alam niyang labis niyang nasaktan sa Rice nung iniwan niya ito. Napabuntong hininga si Snow habang nakatingin sa napakalungkot na ekspresyon sa mukha ni Shana habang nakahawak sa tiyan nito at hinahaplos. Kung mahal pa naman ninyo ang isa't isa, why don't you give each other a chance? Magkakaanak na kayo at mas maganda kung buong pamilya niyo, hindi ba? Sabi ni Snow kay Shana na hindi naman sumagot. Dahil sa kanyang masela na pagbubuntis ay halos hindi na umalis si Snow sa tabi niya para mabantayan at alagaan siya nito. Ito na rin ang mga namili ng mga vitamins niya na nireseta sa kanya ng doktora. Sobrang laki ng pasasalamat niya kay Snow dahil hindi alam na siya na kung ano bang dapat niyang gawin dahil itong unang beses niyang magbuntis. Miss Gomez? Miss. Sa isip na siya na hindi niya gusto ang tinawag sa kanya ng kanyang abogado na ngayon ay kausap niya sa FaceTime. Mas gusto niya pa rin na tawagan siyang Mrs. Juarez. How have you been, Miss Gomez? I'm good, attorney. May problema po ba't napatawag kayo? Tanong niya sa hindi alam na dahilan ay nakaramdam siya ng kaba dahil sa pagtawag nito. May hindi siya magandang kotob. I actually have a good news for you. May ngiti pa sa labi nito. Pinirmahan na ni Mr. Juarez ang inyong divorce paper. Pakiramdam ni Shana ay nabingi siya ng sandaling sabihin nito iyon. What? Kanina lang ay dinala ang abogado niya sa opisina kong papeles. We also had some discussion about it and shared some insights. Nasa akin ang papeles ngayon. I will have my assistant finalize the divorce paperwork for filing with the courthouse. Nanlumo si Shana at nangihina ang kanyang katawan nang marinig ang sinabi ng kanyang abogado. Pinirmahan na ni Rice ang kanilang divorce paper at sa sandaling ma-file iyon ni Attorney Hernandez sa courthouse ay tuluyan ang mawawala ng bisa ang kanilang kasal. However, since mukhang hindi naman mutual ang naging desisyon ninyong dalawa, I can sense an undercurrent of coercion in Mr. Juarez's decision. Kailangan ko ng presence mo so we could clarify the circumstances and explore potential legal avenues before I submit to the court. Maaari ba tayo magkita? You can tell me your address para ako na mismong pupunta sa'yo. O babalik ka dito sa Pilipinas. At tulad ng sinabi ng kanyang abogado, ay bumalik nga siya ng bansa.
Siya ang bumalik dahil gusto niyang makita si Rice. Noong sandaling lumapag ang eroplano ay samot-saring mga alaala ang bumalik sa isipan niya na dahilan para hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. "Ayos lang po ba kayo, miss?" tanong sa kanya ng stewardess. Tinanguan niya ito tipid ng ginitian. "Yes, maayos lang ako." Mahigit 3 buwan lamang mula nang umalis siya sa bansang ito, pero pakiramdam niya ay napakarami na agad na nagbago. Sa bakanteng condo unit ni Snow siya pansamantalang namalagi. Ang condo na ito ay kung saan sila tumira ni Snow noong nasa kolehiyo pa sila. Bukas ay makikita niya na si Rice. At sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Gusto niyang maging masaya dahil matapos ang mahigit 3 buwan ay magkikita na ulit silang dalawa. Ngunit labis din siyang nalulungkot dahil batid niya na sa pagkikita nilang iyon ay ang paghihiwalay din nila ang tuluyan. Hindi siya nakatulog ng gabing yon dahil sa kanyang iniisip. Nag-aalala siya sa kung anong mga maaaring mangyari sa pag-aharap nila ulit. "Sigurado ka na ba talaga na ayaw mong samahan kita?" naniniguro na tanong sa kanya ni Snow. "Yes, don't worry, I'll be fine. Kaya ko to." Sagot niya na may maliit na ngiti sa kanyang labi. "Tawagan mo ako kung may problem, ha?" Buong biyahin niya tungo sa opisina ni Attorney Hernandez ay mabigat ang kanyang dibdib. Makikita niya na ulit si Rice matapos ang desisyon niya na hiwalayan ito. Bukod pa roon ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Marahil dahil hindi siya nakatulog kagabi sa kakaisip. Hindi niya alam kung anong mukha pang ihaharap niya kay Rice sa sandaling magkita ulit silang dalawa mamaya. "How have you been, Ms. Gomez?" Nakangiting tanong sa kanya ng kanyang abogado sabay lahat ng kamay sa harapan. Tipid siyang umiti at tinanggap ang pakikipagkamay nito. "I'm fine. You? I've been good too. Please have a seat." At iminwesta na nito ang kamay sa upuan. Tumango siya at naupo sa pinaghilang upuan sa kanya ni Attorney Hernandez. Tumingin si Attorney sa suot na lelo na pambisig. "Let's wait for them for a bit. Sinabi nila sa akin na maaaring malate sila nang dating ng ilang minuto." At pagtangu lamang ang sinagot niya rito. Habang naghihintay siya sa loob ay mas lalo lamang siyang kinakabahan at mas lalo lamang siyang nasasaktan. Bukang napansin naman niya ni Attorney Hernandez na mas pinili na lang na itikom ang kanyang bibig. "Sorry, we're late." Lumingon si Shana nang may nagsalita. Agad niyang nakita si Rice sa papasok pa lamang sa pinto. Ang lalaki na nagsalita ay ang abogado nito. Nakasuot si Rice ang itim na polo at jeans. May kahabaan ng buhok nito na parang hindi nagpapagupit. Ganon pa man ay bagay na bagay pa rin dito. Noon ay ayaw na ayaw ni Rice na humahaba ang buhok nito. Ngunit ngayon ay para pang pinabayaan niya ito. Mas lalo namang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mag-angat sa kanya ng tingin si Rice at nagtagpo ang kanilang mga mata. Napunong emosyon ang mga mata nito. Ngunit agad din naman iyon naglaho na para bang hindi iyon naroon. At ito na ang unang umiwas ng tingin. Pinagmasdan niya ito na makipagkamay sa abogado niya. Sa totoo lang ay gusto niyang tumayo at tumakbo palapit dito para mayakap ito ng mahigpit. Ngunit wala siyang lakas. Halos nawala ng lakas ang mga buto sa kanyang katawan. Habang nakatingin siya dito. "Maupo kayo," sabi ni Attorney Hernandez sa dalawa. Isang beses pa na tiningnan siya ni Rice bago ito tumingin at tumango kay Attorney Hernandez at naupo sa tabi ng abogado nito. 2 upuan ang layo sa kanya. Doon ay pinag-usapan nila kung sigurado na nga ba sila sa kanilang desisyon na maghiwalay. Siya ang pinagdesisyon ni Rice at noong sabihin niyang oo, ay gano'n na rin ang naging desisyon nito. "Kamusta ka na?" tanong ni Rice sa kanya pagkatapos ng discussion at buo na ang kanilang desisyon na maghiwalay. "I'm fine. I'm happy. Mauna na ako sa'yo." Hindi niya kaya na makaharap pa ito, kaya gusto niya nang umalis. "Can we talk?" Pagpigil sa kanya ni Rice na akmang lalagpasan niya na ito. Napapagod na hinarap niya ito. "Ano pa bang pag-uusapan natin?" "Us. Wala naman na tayong dapat pag-usapan tungkol sa ating dalawa, Rice.
hindi ba pareho na tayo nag-agree na tapusin ang kasal natin? It's over. Mamaya o bukas, we are no longer married. Ganun na lang makadali ang lahat ng yan para sa'yo. Puno ng sakit ang mga mata nito habang diretso nakatitig sa kanya. Rice, masaya ka ba? Ha? Huh? Masaya ka bang naghiwalay tayo? Umiling siya. Hindi niya kayang sagutin ang tanong nito. At habang naamoy niya ang pabango nito ay mas lalong sumasama ang pakiramdam niya. Parang masusuka na siya. Bitawan mo ako. Aalis na ako. What's wrong, baby? Bakit namumutla ka? Kung kanina lang ay puno ng galit ang lungkot ng mga mata nito, ngayon ay puno na iyon ng pag-aalala. Stay away from me. I don't like you. Sabi niya pa sa mahinang boses. Anong problema? Sinubukan ni Rice na hawakan ang mukha niya, ngunit inilayo niya ito. Ayaw niyang tumingin sa mga mata nito, dahil baka makita nito ang luha na kanina niya pang pinipigilan. Shana, ayos ka lang ba? Narinig ni Shana ang nag-aalala na boses ni Snow, na hindi niya alam kung bakit nandito, pero ipinagpapasalamat niya. Hindi niya ito nilingon dahil pakiramdam niya, isang galaw niya lang ay mapupunta na sa lalamunan niya ang kinain niya, para bang hinahalukay ang kanyang sikmura. Shana, anong problema? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Snow nang malapitan niya. Inagaw pa siya nito mula sa pagkakahawak sa kanya ni Rice. I'm feeling dizzy. Nangihina na sabi niya kay Snow. Umuwi na tayo. Oo, uuwi na kita. Sabi nito at saka inalis ang mga buhok na nakaharang sa mukha niya. What's wrong? Bakit siya nahihilo? Nag-aalal naman na tanong ni Rice kay Snow. Kasi hindi siya nag-breakfast kanina. Sa sobrang excited niya kasi na maghiwalay na kayo, nakalimutan niya ng mga dapat niyang gawin. What? Mauuna na kami, Mr. Juarez. Ako nang bahala sa dati mong asawa. Hindi pa rin siya nakapag-react. At hindi na rin muling tumingin kay Rice nung inakay na siya ni Snow palayo kay Rice. Naiwan na nakatunga nga si Rice at pinagmasa ng dalawa na maglakad palayo sa kanya. Natatawa naman na tinapik ni Attorney Hernandez ang balikat ni Rice. Mukhang sobrang excited nga ni Ms. Gomez na maghiwalay kayo, Mr. Juarez. It's Mrs. Juarez, Attorney Hernandez. Mariing pagtama at mas lalo lang na lumawak ang ngiti ni Attorney Hernandez. She's still my wife. Hindi pa tuluyang napapawalang bisa ang kasal namin. Whatever, Mr. Juarez. O siya, ipafile ko na to sa courthouse. Isa pang beses na tinapik niya ito ang kanyang balikat at may malawak na ngisi na iniwanan siya. Naiinis naman si Rice dahil nagawa pa talaga nitong asarin siya at hindi pa rin mawala ang pag-alala niya para sa kanyang asawa. Bakit mo sinabi sa kanya yon? Tanong ni Shana kay Snow na nagmamaneho ng sasakyan. Medyo maayos na ang kanyang pakiramdam. Mabuti na lang at may bomb si Snow sa loob ng sasakyan. Nalaman niya, kaya ito nandito. Dahil sinundan siya nito kasi nag-aalala raw sa kanya. Hindi pa rin talaga siya makamove on sa sinabi ni Snow kanina kay Rice. Hanggang ngayon ay sobrang linaw pa sa kanyang isipan ang naging reaksyon ni Rice ang sandaling sabihin niya ni Snow. Nakakainis siya eh. Kung bakit niya naman kasi pinirmahan ang divorce paper? Ayan tuloy. Inis na sagot nito. Hindi niya namang kasalanan yon. It was my decision. Remember? Kahit na. Kung talagang mahal ka niya, hindi niya dapat pipirmahan ng contract. Pumirma siya dahil wala siyang ibang choice. I forced him. Tinaliman siya nito ng tingin. Girl, please cooperate. Sinubukan kong i-justify ang katangahan mo. Napanguso naman siya. I miss him. Sabay buntong hininga niya ng malalim. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Sobrang lapit niyo na kanina sa isa't isa, hindi mo pa sinabi yan? Natatakot ako. Bakit ka naman matatakot, Aber? Mas matatakot ka kung tuluyan na siyang mawala sa'yo dahil sa ginawa mong to.
I thought he's mad at me. Hindi makapaniwala na tinignan siya nito. I can't believe you're saying that right now. Sa itsura niya na yun kanina, mukha ba siyang galit sa'yo? He looks like he was so ready to cross the ocean just to hug you. I'm a coward. Alam mo naman nalabis ko siyang nasaktan sa desisyon ko, diba? Umirap si Snow sa baybuntong hininga. Hay nako, ewan ko sa inyong dalawa. It's so obvious naman na mahal niyo pang isa't isa. Pero pilit niyong pinagtutulakan. Nai-stress ng invisible bangs ko sa inyo? Nagpahinga na lang si Shana sa kondo niya hanggang sa mabawi niya ang kanyang lakas. Sinabihan niya rin si Snow na umuwi na sa bahay nila dahil hinahanap na raw ito ng anak. Mabuti naman at hindi na siya nahilo ulit, kaya hindi na siya nahirapan. Akmang papasok na sana siya sa banyo para makapag-shower nang tumunog ang kanilang doorbell. Siguro ay si Snow ulit yon. Baka'y nag-aalala pa sa kanya kaya bumalik. Naglakad siya papunta sa pintuan at binuksan ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita kung sino ang nasa labas. It wasn't Snow. Si Rice iyon, napatagilid na nakasandal sa wall habang nakahalukip-kip at taas ang isang kilay. Rice? Tumayo ng tuwid si Rice bago ito dumukwang palapit sa kanya, kaya bahagya pa siyang napaatras. Isang kamay nito ay nakahawak sa hamba ng pintuan. As much as I miss that. Tingnan siya nito mula ulo hanggang paa at pabalik bago pinaikot ang tila sa pisngi at kumikin ang mata na diretsong tumitig sa mga mata niya. Mas gusto ko pa rin na sa loob mo na ipakita yan. Ayoko may ibang makakita riyan. Nagtagpo ang kilay niya. Ano bang sinasabi mo? Mas lumawak ang ngisi ni Rice. You're naked, my wife. Nanlalaki ang mga mata na bumaba rin ang tingin niya sa kanyang katawan. At halos masunog ang pisngi niya dahil wala nga pala siyang kahit anong saplot. Nawala sa isip niya kanina na nakahubot-hubad siya. Bastos! Namumulang pisngi na sabi niya. Ako pang bastos ngayon, gayong ikaw naman tong walang saplot na nagbukas ng pinto. Aren't you being so unfair, my wife? Hindi siya nakasagot dahil totoo naman na unfair siya. Walang ano-ano'y sinira niyang pinto sa pagmumukha nito. Muntik pa natamaan ang ilong ni Rice. Mabuti na lang at nailayo nito ang mukha sa pinto. Hindi naman makapaniwala na natawa si Rice sabay sabi ng, Wow! I almost had a nosebleed! Samantalang sampalin niya ng sarili sa sobrang lakas dahil sa kahihiyan. Hindi man lang sumagi sa isip niya kanina bago buksan ang pinto na wala pala siyang suot na kahit na ano. Nakakahiya. Hinihiling niya na bumuka ang lupa at lamunin na lang siya. Sa sobrang init ng pisinya, tila ba'y nasusunog na ito. Mabilis siyang naghagilap ng maaaring maisuot bago lumapit sa pinto at binuksan niyon. Nakahawak ang isang kamay ni Rice sa hamba ng pinto habang ang isa naman ay nasa loob ng bulsa at nakataas ang isang kilay na nakatingin sa kanya. Nahihiya pa rin na nagsalita siya. Bakit nandito ka? Hindi mo muna ba ako papapasukin? Tumango siya at nilakihan ang bukas ng pinto. Sige, pumasok ka. Napaatras siya nang biglang humakbang papasok si Rice. Naglalaro pa rin ang ngisi sa mukha nito at nagkukulwari na may tinitingnan sa loob ng kondo. Lumayo siya dito dahil hindi magkaandagaga ang puso niya. At bigla ulit siyang nahilo nang sandaling masinghot niya ang pabango nito. Ano bang ginagawa mo kasi dito? Nag-aalala ako sa'yo dahil bigla ka nahilo kanina. Maayos na ako, makakaalis ka na. Hindi mo man lamang mapapaupuin ang asawa mo? Noong mag-asawa pa sila, hilig na talaga ni Rice sa banggitin ng salitang asawa dahil gusto nitong ipagmayabang na ito ang asawa niya. At ngayon, ang marinig muli ang katagang yon mula sa kanya ay dahilan para mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Eh, hindi na kita asawa. We're divorced, remember? Not yet. Tumawag kanina sa akin si Attorney Hernandez. Postpone daw ang pag-file niya dahil may nasagasaan siyang langgam. Nakakaloko na sabi nito. What? Wala. Sabi ko, hindi pa rin ba maganda ang pakiramdam mo? Pag-iiba nito sa usapan. Kanina pero medyo okay na. Not until dumating ka.
Nahihilo talaga siya sa amoy. Hindi niya iyong gusto. Hindi naman sa mabaho ito. Mabango naman ito tulad ng dati. Ngunit sadyang hindi niya magustuhan ang amoy nito. Pakiramdam niya ay masusuka ulit siya. Me? Bakit? Nagtaka naman na tanong nito. Eh, hindi ko gustong amoy ng pabango mo. Ang baho. Pero hindi nga ako nag-spray ng cologne? What's that smell then? Inamoy pa ni Rice ang suot na damit. Oh, ang Fabcon siguro na ginamit ni Manang. Yung paborito mo? But it smells nice though. Hindi ba paborito mong Fabcon na yon? No, hindi ko na gusto ang amoy nun. It smells disgusting. Nandidiri na saad niya at kapansin-pansin sa mukha niya na para bang masusuka na siya. Huh? What changed? I don't know. I just hate it. Kung gusto mong manatili pa dito, you have to get rid of that smell first. At piningot niya pa ang kanyang ilong para hindi niya na ito maamoy. Uhubarin ko ang damit ko? I don't care kahit ano, just get rid of those scents. At mukhang nagsisisi siya sa sinabi niya dahil hindi niya na magawang makatingin ng tuwid dito. Nanghubarin ito ang suot na long sleeve. Pareho silang napatingin sa lumabas sa elevator na natigilan pagkakita sa kanila. Pagkukuhan ay napailing. Kahit makailang beses niya nang nakita at nahawakan ng matipunong katawan nito ay nahihiya pa rin siya. Lalo na ngayon. Parang dobleng hiyang nararamdaman niya. What the hell? Gulat niya nasabi nang biglang lumapit sa kanya si Rice. Sa sobrang lapit ng katawan nito sa kanya ay talaga nang tumama ang matangos niya na ilong sa may collarbone nito. Nababahuan ka pa ba sa akin? Nakakaloko ang tono ng boses nito. Para bang tuwang-tuwa ito sa naging reaksyon niya. Itinulak niya ito palayo sa kanya. Noong sandaling lumapit ang kamay niya sa matipuno nitong dibdib, para bang may kuryente na dumalay sa katawan niya. Lumayo ka nga sa akin! Nagpipigil ito ng ngiti. Do I smell nice now? Oo. Aaminin na siya na mas gusto niya ang natural scent nito. Na sa sobrang gusto niya ay gusto niya na rin isubsob ang kanyang mukha doon. Tulad ng lagi niyang ginagawa noon. But it's different now. Magdamit ka nga. Kanina lang ay gusto mo na magubad ako. Ngayon naman gusto mo ay magdamit ako. Ano ba talaga ang gusto mo? May double meaning para kay Shana ang panghuli nitong sinabi. Magdamit ka. Nauutal niya na sabi at hindi magawang tingnan ito sa mata. Why are you acting so shy and flustered, Miss Gomez? Nang-aasar na tanong sa kanya ni Rice. You're acting like hindi mo pa nakita ang lahat ng to noon. Nahawakan mo naman lahat ng parte ng katawan ko. Matapang niya ng sinalubong ang mapaglaro nitong tingin. You know what? Umalis ka na. Maayos naman ako. Estorbo ka lang sa pagligo ko. Am I? Gusto mo bang samahan kitang maligo? Or baka gusto mo na ako na mismo ang magpaligo sa'yo? You're being shameless right now, Mr. Juarez. Really? Ganito na ako noon pa, Miss Gomez. Ilang buwan lang tayo hindi nakita, nakalimutan mo na kaagad? Hindi pa rin maalis-alis ang ngiti sa labi nito. You know what? Just leave. Mas lalo lang sumama ang pakiramdam ko dahil sa'yo. Bakit ka ba kasi nandito? Dahil nag-aalala ako sa'yo. And I miss seeing my wife's face. Ex-wife, Mr. Juarez. Ex-wife. Oh, right. Ex-wife na pala. At makahulugan pa ng umiti ito. Akala ni Shana ay isang beses lamang napupunta si Rai sa kondo niya. Ngunit ngayon ay nandito na naman ito. May daladala pa itong bulaklak at sweets para sa kanya. Nakalukot ang mukha niya habang nakatingin dito. And why are you here again? To see my wife. May mapaglarong ngiti sa labi nito. Nasaan ang asawa mo? Nasa harap ko. We're divorced. Hindi mo ba natatandaan? Hindi mo na ako asawa. Masungit niya na tanong kahit nang totoo ay nakaramdam siya ng paru-paro sa kanyang sikmura. Hindi pa naman nakakapag-file si Attorney Hernandez sa courthouse. Asawa pa rin kita.
Bakit hindi pa? May nagulungan daw na tayong gulong ng kotse niya. Seryoso na sagot nito. Ngunit hindi nakataka sa paningin niya ang nakakaloko na kislap sa mga mata nito. Pinagloloko mo ba ako? Hindi ah. Kailan ba kita niloko? Loyal kaya ako sa'yo? Kahit nga hindi mo na ako mahal, I remain loyal to you. You're cringe. At bakit pa ikaw ang ina-update ni Atty. Hernandez? Ako ba talaga ang kliyente niya o ikaw na? Sharing is caring daw pag mag-asawang usapan. Nakangisi pa rin na sagot nito. Pumikit siya dahil pakiramdam niya ay mas nananakit ang ulo niya. Masakit ang ulo ko. Mas pinasakit mo lang. Umalis ka na. You look like a monkey. Nakakainis sa mukha mo. Wow. So you married a monkey then? Tinalaman niya ulit ito ng tingin. Get out of my sight! Ngumuso ito na para bang nagpapacute. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? I'm so tired. Ang dami ko kayong trabaho sa opisina kanina. Pagdating ko pa sa bahay natin, wala pa doon ang pahinga ko. Kasi nandito. 2 oras kayang biyahe papunta dito. Tinaraya niya ito. Eh sino ba kasi may sabi sa'yo na pumunta ka dito? If you're tired, then go back to your house and rest. Hindi ko na kaya magmaneho pa uwi sa bahay. Let me in, please. Nagpaawa pang itsura nito ngayon. Ilang segundo siyang nag-isip bago sumagot ng take off your clothes. Nabalot ng pagtataka mukha nito. Huh? Why? Just take it off. Inamoy nito ang sariling suot. Hindi mo na naman ba gusto ang amoy ko? Hindi ko na pinagamit kay Manang ang laundry detergent at fab ko na ginamit niya nung nakaraan. No, just take it off. Bakit ba ang dami mong tanong? Kung gusto mong pumasok, edi sundin mo ang sinasabi ko. Masungit niyang saad. Tila nabigla pang binata sa biglang pagtaas ng boses niya. Kapag Kwan ay sumupil din na nakakaloko ng ngisi sa labi nito. Oh, is it because you want to see my body? Napaatras siya nung humakbang si Rice palapit sa kanya. Kaya ay napaatras din hanggang sa wala na siyang maatrasan dahil nabangga ang likuran niya sa pader. Bakit kasi hindi mo nalang aminin na miss mo rin ako? Lumayo ka nga sa akin, hindi kita miss. Kung ayaw mo mag-aba, then get out. Masungit niya pa rin sabi. Mahina itong natawa. Ito na, maghuhubad na. Malapit pa rin sa kanyang mukha na isa-isang tinanggal nito ang pagkakabutones ng suot na long sleeve. Saktong bumukas naman ang elevator at lumabas ang isang matandang babae na nasa ganon silang posisyon. Natigilan ang matandang babae nang makita ang dalawa. Kapag Juan ay pailing-iling. Ay nako, mga kabataan nga naman. Hindi na makapaghintay na makapasok sa loob bago gumawa ng milagro. Gulat at nagtataka na binalingan ni Shana si Rice. Ano ibig niyang sabihin? Nagpigil ang ngiti na inilagay nito ang kamay sa bewang niya at humakbang papasok at napaatras din siya. Wala, hayaan mo na, pumasok na tayo. May dala akong cake sa'yo. Nagtataka pa rin na sinunod niya ang sinabi nito at naglakad sila papasok. Diretso sa kanyang kusina. Naunang maglakad si Rice habang siya naman ay mabagal na nakasunod dito at nakatitig sa malapad nitong likod. 3 buwan pa lamang mula nang naghiwalay sila ay parang mas lalong gumanda ang katawan nito. At sa paningin niya ay mas lalo itong gumagwapo. Pero kung noon ay hindi niya halos matingnan ang asawa na walang suot na damit dahil kahit pa mag-asawa na sila ay nahihiya pa rin siya, ngayon ay mas gusto niya na nawala itong suot na pantaas at malaya niya na mapagmasan ang matipuno nitong katawan. Ano to? Tanong niya. Tinutukoy ang isang brown paper na dala rin ito. Boy Bawang, your favorite! Sagot nito at ito na mismo ang nagbukas nun. Nang sandaling makita niya ang bawang sa packaging, ay agad siyang nakaramdam ng hilab ng sikmura at parabang lahat ng mga kinain niya ay nasa lalamunan niya na ngayon. Hey, what's wrong? Nabalot ng pag-aalala ang mukha ni Rice nang makita ang kanyang reaksyon. May bawang. Nasusuka na sagot niya. Mas lalo pa na nag-alala si Rice nang tumakbo siya papunta sa banyo habang nadutuwal. Mabilis naman na sinundan siya ni Rice at hinagod ang kanyang likuran habang nagduduwal siya sa bowl.
Inalis pa ni Rice ang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha habang patuloy pa rin siya sa pagsusuka. Pakiramdam ni Shana ay mawawalan siya ng hininga sa bawat pagsuka niya. Panay ang pang-aalo sa kanya ni Rice at hagod sa kanyang likuran. Nasusuka ka pa? Puno ng pag-aalala ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Mabagal siyang umiling. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo. Inalis nito ang ilang hibla ng kanyang buhok sa kanyang mukha. Then, let's cleanse your mouth. Makakatayo ka ba? Mabagal ang ulit na pagtango ang kanyang sinagot. Inalalayan siya nitong tumayo at maglakad palapit sa lababo. Tinulungan din siya nito na makapagmumug siya. At dahil mahina pa ang kanyang mga buto dahil sa dami ng sinuka niya at halos hindi pa siya nakapaglakad, binuhat siya nito. Pinulupot niya ang kanyang binte sa bewang nito at ang braso naman sa leeg. Siniksik niya rin ang kanyang mukha sa leeg nito at pakiramdam niya ay umayos ng kanyang pakiramdam ng sandaling malanghap niya ang natural scent nito. Naupo si Rice sa sofa habang siya ay nakakandong lamang dito at nakasiksik ang kanyang mukha sa leeg nito. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Marahan na tanong nito habang hinahagod ang kanyang likod. I hate bawang. Mahina niyang sambit. Why? Hindi ba yun ang paborito mo? Umiling-iling siya. No, I don't want it anymore. Okay, itatapon na natin ang buhay bawang na yon. Sabi nito. Sabihin mo sa akin kung gusto mo pang masuka. Eh, hindi na ako nasusuka. But I'm hungry. Then gusto mo bang kainin ng dalakong cake para sa'yo? Inilayo niya ang kanyang mukha mula sa leeg nito at diretsyong tumitig sa mga mata nito. Is it strawberry flavored? No, it's chocolate. Alam ko na ayaw mo ng strawberry. Nalungkot ang kanyang mukha. I don't want it if it's not strawberry. What? Nabalot ng pagtataka mukha nito. Hindi ba ayaw mo sa strawberry? Sino nagsabi? I love strawberries. Are you sure? Hindi pa rin makapaniwala ang itsura nito. Oo nga't dati hindi siya mahilig sa strawberry. Pero magmula nung magbuntis siya ay gustong gusto niya na ng strawberry. Lalo na ang galing sa Baguio. Yes, if you can't give me strawberries, then leave! At mataray na naman ang timbre ng boses niya. Kanina lang ay para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Gusto mo ba talaga ng strawberry cake? Nasinagot niya naman ang mabagal na pagtango. Bibili lang ako sa labas. Wait for me, okay? Okay. Buhat-buhat pa rin siya na tumayo ito mula sa pagkakaupo bago dumukuwang para puupuin siya sa sofa. Muli itong nagpaalam sa kanya at ginawaran pa siya ng halik sa noo bago sinuot ang hinubad na damit at lumabas ang kondo. Nakatitig lamang si Shana kay Rice hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Deep inside her, sobrang saya ng kanyang pakiramdam dahil kasama niya ang asawa na ito mismo ang nag-alaga sa kanya, sa kanilang dalawa ng anak nila at bumibili sa mga cravings niya. Ganito ang mga pinapangarap niya noon. Gusto niya na sabay nilang alagaan ni Rice ang kanilang magiging anak at habang nagbubuntis siya ay nasa tabi lang ito para damayan siya. This is what she dreamed of it before. Ilang minuto siyang naghintay hanggang sa marinig ang muling pagbukas ng pinto at ang boses ni Rice. Baby, I'm back! Hindi siya sumagot. Nakahiga siya ngayon sa sofa at nakapikit ang mata. Gusto niya na imulat ang kanyang mga mata at salubungin ito. Ngunit gusto niya rin na alamin kung ano ang susunod nitong gagawin. Natutulog ka ba? Nararamdaman niya na yumuko ito sa kanyang tabi. At ang kanina'y mabilis sa tibok ng kanyang puso ay mas lalo nang bumilis nang abutin nito ang kanyang pisngi at masuyo itong hinaplos. Sunod ay naramdaman niya ang labi nito sa kanyang noo. Sleep well, my wife. At sunod niyang naramdaman ang labi nito sa gilid ng kanyang labi. Halos araw-araw na bumibisita sa kanya si Rice na kahit ipagtulakan man niya ito palayo ay niyayakap lamang siya nito hanggang sa kumalma siya. Niminsan ay wala siyang narinig na kahit anong reklamo mula dito dahil sa paiba-iba ng mood niya. Nanatili lamang na mahabang pasensya nito sa kanya at dahil doon ay mas lalo lamang siya na nahuhulog sa binata. Yes? Sabi niya nang masagot niya ang tawag ni Attorney Hernandez. Ms. Gomez, tumawag lang ako para sabihin na
Napawalang bisa na ang kasal ninyo ni Mr. Juarez. Hindi alam ni Shana kung ano ang kanyang isasagot. Hindi niya alam kung ano ba dapat ang kanyang magiging reaksyon. Animoy na bingi siya. Kasalukuyang nasa loob siya ng elevator patungo sa floor kung nasaan ang unit ni Shana. Kagagaling niya lang mula sa opisina kung saan napakadami niyang ginagawa. Sunod-sunod ang mga meetings niya trabaho kaya naman ay pagod na siya ngayon. Gusto nang pumikit ng mga mata niya kahit alas 4 pa lang ng hapon. Ngunit sa halip na magpahinga, mas ginusto niya na pumunta dito para makita ang kanyang asawa. Hindi siya nakadaan dito kanina bago siya pumasok. Nagtagpo ang kilay niya nang sandaling bumukas ang elevator at makahakbang siya palabas, ay naabutan niya ang isang lalaki na nakasuot ng lubos itim at may suot pang sombrero na nag-aabot ng bulaklak sa kanyang asawa na may malawak na ngiti sa labi. Walang ano-ano ay naglakad siya palapit sa kanila at tinulak niya palayo ang lalaki na gulat ang itsura. Stay away from my wife. Hindi lang kami okay ngayon, pero akin pa rin siya. Galit niyang sabi, sabay hapit sa bewang ni Shana palapit sa kanya. Sir, delivery lamang po ako. Natatakot naman na sabi ng lalaki. Nagtatanong ang mga mata na tiningnan niya si Shana na gulat din ang ekspresyon. Kung ganun, bakit mo siya binibigyan ng bulaklak? Baling niya dun sa lalaki. Ako nag-order niyan, sabi naman ni Shana. Ibinalik niya ang tingin kay Shana. Huh? Bakit? Because I want flowers. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Ako na dapat ang bumili ng flowers para sa'yo. Eh bakit ko naman sasabihin sa'yo? Ano ba kita? Mariin na pumikit si Rice. Nagkaroon na nga siya ng tamang hinala. Masakit na ang kanyang ulo dahil sa dami ng kanyang trabaho kanina sa opisina. Tapos ganitong attitude pang pinapakita nito ngayon sa kanya. You know what, baby? You've been making me so mad lately. Nagpipigil na inis na sabi niya. Pinapaalala ni Ryan sa kanyang isip na sa anumang oras dapat ay lagi lang na mahaba ang pasensya. Galit ka ulit sa akin? Aha? Natataranta niyang makitang nangingilid ang luha sa mga mata nito. No, of course, hindi ako galit. Tumulo na ang luha sa mga mata nito, kaya mas lalo lamang siya na nagpanik. But you said you're mad! Inabot niya ang mukha nito at pinahid ang luha. Yes, I'm mad, but I'm not really mad. It's like an expression to express my annoyance. Paliwanag niya sa kalmado na tinig. Then you are really mad because you're annoyed with me. Nakakainis bang itsura ko? Pumangit na ba ako? Mas lalo pa na dumami ang luha sa mga mata nito. No, of course, hindi ka pumangit. You're still beautiful. But you said you're annoyed with me. Napakamot sa ulo ang delivery man na kanina pa nakatingin sa kanilang dalawa. Umalis ka na nga dito. At napakamot pa rin sa ulo na nag-walk away ito. Napapansin naman ni Rice na napakalaki ng pinagbago ni Shana mula nang bumalik ito sa bansa. Sa pag-uugali ay nagbago ito. Pati sa kung paano ito umakto at maging ang mga bagay na dati nitong gusto ay inaayawan na nito ngayon. Hindi niya alam kung anong problema. At sa totoo lang ay labis na siyang nag-aalala. Anong problema, kuya? Tanong sa kanya ng nakababatang kapatid na si Midnight habang magkaharap silang nakaupo dito sa living room ng bahay nila dati ni Shana. Ang asawa ko, sagot niya sabay buntong hininga. Bakit? Hindi pa rin ba kayo magkasundo? 3 buwan na. Balak niyo po pang paabuti ng taon? Hindi pa. Pinilit niya na nga akong pumirma ng divorce, hindi ba? Oo nga, pero hindi ba peke naman yung binigay mong divorce contract sa kanya? Napabuntong hininga ulit siya. Yes, pero hindi yun ang problema ko ngayon. Eh ano? She's acting weird lately. Umirap sa Midnight. Malamang magiging weird talaga dahil iniisip niya na civil na kayo ulit. Eh bakit pa kasi hindi mo nalang ipagtapat sa kanya na peke ang binigay mong divorce paper at nakipagkasundo ka sa abogado niya? Hindi naman yung ganong kadali. Kapag sinabi ko sa kanya yan, tiyak na mas lalong magagalit siya sa akin. Tsaka she's being weird nga, ang daming nagbago sa kanya. Like what?
Kung noon, mahal ka pa niya, ngayon ay hindi na? Sarkastiko ang tono ng boses nito. No! Asshole! Matalim na tingin na agad na ginawad niya dito. Wala ka talagang kwentang kausap. I'm just kidding. Humalakak pa ito. Pinapatawa lang kita because you look so down. At saka wala ka namang ibang choice. Ako lang makakausap mo. Ano ba kasing problema? At sumeryoso din ito. Madami. Kung noon, gusto niyang amoy ko. Ngayon ay hindi na. Kasi nagsawa na siya sa'yo? Akala niyo pa naman ay seryoso na ito. Hindi pa rin pala. Kung may iba lang talaga siya na maaaring makausap, hindi niya pagtsatsagaan itong kapatid niya. Fuck you! Yun lang pinoproblema mo dahil hindi na siya nababanguhan sa'yo? No? Nagbago rin ang taste niya sa pagkain. Kung noon gusto niyang mabawang, ngayon ay ayaw niya na. Lahat ng tao nagbabago ang taste, kuya. Set me an example. Kahapon, halos maubos kong isang box ng cookies kasi sobrang nasarapan ako. Aba ngayon, makita ko pa lang ang box ng cookies, nasusuka na ako kasi sobrang nanawa na ako sa lasa. Your case is different. Matakaw ka talaga na sobrang katakawan mo, mabilis kang magsawa. Pero siya, college pa lang kami. Alam ko na sobrang hilig niya na sa mabawang na pagkain. Ngayon makita niya pa lamang naduduwal na siya. Ilang saglit na nag-isip si Midnight. Hindi kaya buntis siya? Tumango si Rice. Ang totoo ay sumagi na rin sa isip niya yon. Ayaw niya naman na paasahin ang kanyang sarili, pero malakas pa rin ang kutob niya na baka nga nagdadalang tao na ang kanyang asawa. Actually, I've been thinking about that too. I spent one night researching online sa mga maaaring symptoms ng pagbubuntis. And she has all the symptoms mentioned on the net. Seryosong sabi niya. Sumeryoso din ang mukha ni Midnight. Wala na yung halong pakikipagbiruan. I don't wanna hurt your feelings, kuya. Pero hindi ba may abdominal problem si Shana? Yes, I know that. Kaya nga kinausap ko ang dating doktor niya. At nasabi niya sa akin na may chance pa rin daw na mabuntis siya. Besides, I know I have super sperm. You better ask her then, kuya. Kung totoo nga ang hinala natin na buntis si Shana, then it's a good news. Magkakaroon ako ng pamangkin. You know I've been wanting pamangkin since you two got married. Kung totoo nga ang kutob ko, ayoko na pilitin siya na magsabi sa akin ng totoo. Gusto ko na siya mismo magsabi sa akin. Baka kung kinulit ko siya ay magalit ulit siya sa akin. Having without her for 2 months almost made me insane. Whatever your decision is, I support you. Just make sure that I'll be the first person who's close to you to know if I'll have a nephew, ha? Huh? Napatingin naman si Rice. Sana nga ay tama ang kutob niya. Nabuntis nga talaga ang kanyang asawa. Kaya laging mainit ang ulo nito sa kanya at hindi dahil sa wala ng pagmamahal nito para sa kanya. Ano sa tingin mong gusto ng mga buntis? Biglang tanong niya kay Midnight na nabilaukan ng iniinom na wine. Aba malay ko, mukha ba akong buntis? Inirapan niya ito. Wala ka talagang kwentang kausap, ano? Eh bakit kasi akong tinatanong mo? Wala pa naman akong nabubuntis. Why don't you ask mom? Alam mo naman si mommy, pag nagtanong ako sa kanya, iisipin na nabuntis talaga si Shana. Eh paano kung hindi pala talaga? Masasaktan lang ulit siya. Ilang araw na hindi bumisita si Rai sa kondo niya. At naiinis na si Shana dahil araw-araw niya itong hinihintay. Hindi man lang ito magparamdam sa kanya. Hindi man lang ito nagsabi sa kanya na hindi ito bibisita ng 2 araw. Sa isip ni Shana ay baka nagsawa na ito sa kanya at gusto na talagang humiwalay sa kanya. Sa labis ng init ng ulo dahil sa mga iniisip niya na iyon, ay madilim din ang kanyang mukha habang naglalakad siya sa building na pagmamay-ari ni Rice. Nandito siya ngayon sa kumpanya nito para makausap niya ang binata. Ang kanina ay init ng ulo ay napalitan ng lungkot at sakit nang pagkapasok niya sa loob ng opisina ng binata ay nakita niya itong may babaeng nakayakap. Rice? Gulat na bumaling sa kanya ang dalawa.
Nabalot ng pangamba at pag-aalala ang mukha ni Rice nang sandaling makita ang luha sa kanyang mukha. Maging ang mukha ng magandang babae ay nabalot ng gulat at hindi kaagad nagawang makapag-react. "It's not what you're thinking, Shanna," sabi ni Rice at malaking hakbang na lumapit sa kanya. Hindi niya hinayaan na mahawakan siya nito. "I'm sorry, hindi ko sinasadya na istorbohin kayo." "Ma'am! Shanna!" Sabay na tawag sa kanya ng dalawa na hindi niya pinakinggan. Tuloy-tuloy lamang siya sa paglalakad paalis. Wala ring tigil sa pagbagsak ang kanyang luha. "Shanna, makinig ka muna sa akin!" Hindi niya pa rin ito pinapakinggan. "Shanna!" Nahawakan ito ang kanyang kamay kaya napatigil siya sa paglakad. Puno pa rin ng luha ang mga mata na diretso siyang tumitig sa mga mata nito. "Pakinggan mo muna ako, Shanna. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ano po bang kailangan kong marinig na paliwanag mula sa'yo? I saw it! Bagong sekretarya ko lang yon. Nung umalis ka, umalis din sa trabaho si Amaya. So I hired Rovery. Walang kahit ano na namamagitan sa amin. Sinusukatan niya lang ako para sa susuotin ko sa isang event mamaya. It was last minute dahil nawala sa isip ko ang event na yon. Dahil sa dami ng iniisip ko. Kaya siya nang nagdesisyon na magsukat sa akin para hindi na kami makapagsayang ng oras. And isa pa, she's married. She's married to a woman. She's lesbian. So, eh bakit ka ba napapaliwanag pa sa akin? Wala naman akong pakialam kung may relasyon ba kayo o wala. Hindi na tayo mag-asawa. We're over. Hindi na kita mahal." Putol niya pa sa sasabihin ito. "Kung hindi mo ako mahal, bakit nandito ka? Bakit bigla kang umalis nang nakita mo kami ni Rovery sa ganong sitwasyon? Kung hindi mo na ako mahal, bakit umiiyak ka ngayon? Dahil iniisip mo na may iba na ako. Ganyan bang hindi mahal, Shanna?" Umiling siya. Namamalisbis ang kanyang mga luha. Para iyong buhos ng ulan na walang katapusan. "Wala na tayo, Rice. We're divorced." "Fuck divorce, Shanna!" Marahas itong sinabi. "Sabihin mo lang sa akin na mahal mo pa ako at nakahanda ako na pakasalan ka ulit. Kahit na anong oras at kahit ilang beses pa." "Bakit? Anong bakit? Bakit sinasabi mo pa rin ang lahat ng yan sa kabila ng ginawa ko sa'yo?" Naguguluhan niyang tanong. "Dahil mahal pa rin kita, Shanna. Isang beses mo man akong pagtulakan palayo, 200 beses akong babalik pa rin sa'yo." "Mahal mo pa ako?" Inabot nito ang mukha niya. "Walang araw na hindi kita minahal, Shanna. Ikaw lang minahal ko." Napakadaming gustong sabihin ni Shanna. Napakasaya niya na marinig ang mga katagang yon mula kay Rice. Ngunit kahit pa gusto niya magsalita ay hindi niya nagawa. Nangihina ang kanyang katawan at halos hirap na siyang huminga. Hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa bisig ni Rice. Ang huli niyang narinig ay ang boses ni Rice na tinatawag siya. Nang sandaling bumagsak si Shanna sa bisig niya, ay hindi na nag-aksaya ng oras si Rice at dinala niya agad ito sa ospital sa takot na baka may masamang nangyari dito. Hindi alam ni Rice kung ano ang kanyang gagawin kung sakaling may masama nga na mangyari dito. Iniisip niya na baka ay nahimatay ito dahil sa nakita kanina at sa maling akala. Habang buhay na magagalit si Rice sa kanyang sarili kung siya ang maging dahilan ng ikakapahamak ng babaeng pinakamamahal. "Doc, ayos lang bang asawa ko? Ano po bang dahilan bakit siya nahimatay?" Tanong ni Rice sa doktor na kalalabas lang. "Huwag po kayo mag-alala, she's okay. Natutulog lang siya ngayon. Sometimes during pregnancy, overwhelming emotions can lead to fainting episodes. Caused by vasovagal syncope, a temporary drop in blood pressure and heart rate." Sa labis sa gulat sa sinabi ng doktor ay hindi niya agad nagawa na makapag-react. Samantala ang kanyang kapatid na nung malamang dinala niya sa ospital si Shanna ay agad na pumunta at napatakip sa bibig sa gulat sa narinig. Pregnancy? Hindi pa rin makapaniwala na tanong niya sa doktor na nagtatakang tumango. "Yes." At para maiwasan na mangyari ulit ito, kailangan ni Mrs. na hindi masyadong ma-stress.
So ensure proper hydration, adequate rest, and she needs to avoid triggers that could lead to fainting episodes. Are you saying that my wife is pregnant, Doctor? Gulat pa rin na tanong ni Rice. Yes, hindi niyo po ba alam? Mag-aapat na buwan ang kanyang tiyan. Hindi alam ni Rice kung ano nga bang nararamdaman niya ngayon. Samot-sari ang kanyang nararamdaman. Ngunit mas nangingibabaw ang saya dahil sa nalaman na nagdadalang tao na nga ang kanyang asawa. Para siya ngayong nakalutang sa alapaap sa saya na nararamdaman. Buntis talaga si Shana, kuya? Masaya na tanong sa kanya ni Midnight. Yes, ayon sa doktor. Hala, congratulations, kuya! May pamangkin ako! Yes! Woo! At niyakap siya nito ng mahigpit. Sobrang saya ng nararamdaman ni Rice na gusto niyang magtatatalon at sigaw. Totoo nga ang kanyang kutob. Malapit na siyang maging isang ama. Kaya naman pala gano'n na lamang kaayaw sa kanya ni Shana dahil posible na siyang pinagbilihian nito. Anong nangyari kay Shana? Iyon ang bungad sa kanya nang nag-aalalang si Snow na kakarating lamang. Nawalan siya ng malay, pero maayos na siya ngayon at nagpapahinga na. Sagot ng kuya sa kalmadong boses, tila ay nakahinga naman ng maluwag si Snow. Pwede ba tayo mag-usap? At seryoso niyang tanong. Sa uri ng tingin pa lamang sa kanya ni Snow ay tila may ideya na ito sa kung anong gusto niyang pag-usapan nila. Tumangu naman sa kanya si Snow at sumunod patungo sa waiting area kung saan sila doon umupo. Alam mo ba ang tungkol sa pagbubuntis niya? Pagsisimula niya. Wala nang paligoy-ligoy na tumangu si Snow. Yes. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi ayokong pangunahan si Shana. Nung pinirmahan mo ang divorce contract, labis siyang nalungkot. Kaya iniisip niya na baka magalit ka sa kanya kung babalik siya. Dahil nasaktan ka niya. Paliwanag pa nito. Isa rin palang ginawa niyang yon kaya natakot si Shana na sabihin sa kanyang totoo. Nagsisituloy siya kung bakit pinili niya na sakyan ang gusto ni Shana noon. Noong nag-file ng divorce si Shana at umalis ito ng bansa, ay kinausap at kinunsyaban niyang abogado nito para sa kanyang plano na pumirma sa isang peking divorce contract at iyon ang ipakita kay Shana. Kaibigan ni Midnight si Attorney Hernandez, kaya nagawa nila itong mapapayag sa kanilang plano. Lalo pa na batid din ni Attorney Hernandez na pareho pa nilang mahal ang isa't isa. The reason she asked for divorce. Did she tell you why? Tanong niya ulit kay Snow. Nagbuntong hininga naman si Snow. Natakot siya na baka hindi raw kayo magkaanak at hindi ka maging masaya sa kanya. Nakita niya kasi kung gaano mo kagusto ang mga bata at magkaroon ng sariling anak. Pero hindi niya yun maibibigay sa iyo. Gusto niya na mabigyan ka ng masaya at kompleto na pamilya. Kaya kahit hindi siya makasama mo habang buhay, ayos ang sa kanya. Makita ka lang niya na masaya at may kompletong pamilya. Pakiramdam ni Rice ay nagulang siya bilang asawa ni Shana. Dahil hindi niya napansin ang takot na nararamdaman nito noon. Wala namang pakialam si Rice kung hindi sila magkaanak na dalawa. Masaya pa rin naman siya kahit silang dalawa lang sa buhay at hindi magiging hadlang ang hindi nila pagkakaroon ng anak noon para mabawasan ang pagmamahal niya para sa talaga. At ngayon ay natupad din ang kanilang hiling. Binayayaan na sila ng anak. Wala nang ibang mahihiling pa si Rice kundi ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. I didn't know she was already feeling that. I felt like hindi ako naging isang mabuting asawa sa kanya dahil nasaktan ko siya by making her feel that I was angry, that she couldn't bear my child. Ngunit kahit hindi pa man siya mabuntis, wala naman akong plano na iwan siya. I had plans to adopt a child back then. At kahit wala mang anak na magbuklod sa aming dalawa, hindi nun mababawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Alam mo naman ang ugali ni Shana, hindi ba? She's soft-hearted. Mabilis siyang masaktan. And she overthinks a lot, sabi ni Snow. At kung sakali man na nag-iisip ka, ikaw ang ama ng kanyang dinadala. She's been planning to tell you about it, pero naghahanap pa siya ng pagkakataon dahil sa napirmahan mo ng divorce paper ninyo. Hindi ko yung pinirmahan, pag-amin niya. Huh?
the divorce paper. I asked her lawyer to give her a fake one. Hindi ko pinirmahan ang totoong kontrata. Really? Yes. Do you really think na kaya kong hiwalayan ang best friend mo? Sabi ko na nga ba. That's why I was so surprised when Shana told me that you signed the divorce. Alam ko kung gaano mo siyang kamahal at kung gaano ka kabaliw sa kanya. Natawa naman si Snow at ganun din siya. Hindi niya naman itatangging katotohanan na baliw nga talaga siya kay Shana. Salamat sa ginawa mo para sa kanya, Snow. Madamdamin niyang sabi. Huh? Why so sudden? Alam ko na ikaw ang kasama niya sa New York nung lumayo siya sa akin. At alam ko na nagsisinungaling ka sa akin nung pagtinatanong kita. But how? Best friend ka niya. San man siya pumunta, eh nandun ka. Dahil halos hindi naman kayo mapaghiwalay. Kaya naniniwala ka ba talagang naniwala ako sa'yo na hindi kayo magkasama? Mas maniniwala pa ako na magkaroon ng solar superstorm kaysa paniwalaan na hindi kayo magkasama noon. That's why when I knew you were fine, alam ko rin na nasa maayos ang asawa ko. Labis pa rin ang hiya at pagsisisi na Shana. Nung magising siya kanina ay nasa loob ng kwarto niya ang kanyang pamilya at maging ang pamilya ni Rice. Ipinaliwanag sa kanya ni Rice ang lahat, na hindi naman ito pinirmahan ang totoong divorce paper at plinano lamang nila iyon ni Midnight at kaibigan nito na si Attorney Hernandez. Ipinaliwanag din sa kanya ni Rice na wala itong relasyon at ang babae na nakita niya kanina dahil secretary lang nito iyon at kasal na rin ito. Inamin niya na rin ang totoo kay Rice tungkol sa pagbubuntis niya na sobra naman ang saya nang marinig iyon mula mismo sa bibig niya kahit pa nauna na itong malaman sa doktor. Sobrang saya ng puso ni Shana na makita ang puno ng galak na mukha ni Rice at kumikinang ang mga mata nito. Humihingi din siya ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa at nasabi niya noon na sinabi ni Rice na nakalimutan na lang nila dahil ang mahalaga ay bumalik na ulit ang buhay nito. Bumalik na siya at hindi lamang mag-isa kundi kasama ang kanilang magiging anak na kahit tagal nilang hiniling, ang kanilang miracle baby. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa dahilan kung bakit kayo naghiwalay na dalawa, sabi ng ina ni Rice. Nalaman ito na ang isa pa sa mga dahilan niya sa pagplano na hiwalayan si Rice ay dahil sa hindi niya ito mabigayan ng apo na hiniling nito na magiging tagapagmana ni Rice. Tatandaan ninyo, mabigyan niyo man ako ng apo sa hindi, hindi mababago noon ang pagmamahal ko sa inyong dalawa, lalo na sa'yo, Shana. Mahal na mahal ko kayong dalawa. At dahil sa lahat ng pagsubok na kanilang napagdaanan dalawa, ay mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. At sa pangalawang pagkakataon na iyon, batid nila na kahit ilang dilubyo o unos man ang dumaan, ay hindi nun matitinag ang kanilang pagmamahalang dalawa. Sa halip ay mas lalo lamang iyong lalalim at titibay. Hello, baby miracle! Kaming parents mo! Masaya na sabi ni Shana sa kanilang bagong silang na sanggol na nasa loob pa ng nursery. Look, she smiled at us! She smiled! Napangiti rin si Rice habang nakatingin sa kislap sa mata ng kanyang mahal na asawa. Habang nakatingin sa kanilang anak na nakikita pa nilang umingiti-ngiti. Kahapon lamang ng anak si Shana at gusto na kaagad nito na makita ang kanilang sanggol. Kamukhang kamukha ni Shana ang kanilang anak. Tanging ang kulay ng mata lamang ang namana nito sa kanya. Nung unang beses na masilayan niya ang kanilang anak, ay walang humpay sa pagtulo sa kanyang luha dahil sa labis na saya. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay siya ng pinakamaswerteng tao sa balat ng lupa dahil binayayaan siya ng napakagandang anak at asawa. Wala na siyang mahihiling pa. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ni Shana nang nagtatakang tumingala sa kanya. Mahal na mahal kita. Thank you for coming into my life and giving birth to our daughter. Malambing itong umiti sa kanya. Mahal na mahal din kita. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!